magtatapat to sa finals. But then, Echo Proud happened at nalaglag ang Smart Omega Neos. But this time, Smart Omega Neos has the upper hand dahil sila ang may hawak nung titulo ng RRQ Kaito nung Season 3, yung undefeated. Pero RRQ naman, nasa kanila ang titulo na champion noong nakaraang season. Naging totga nga to na grand finals para sa ating lahat ng Season 3 kasi sabi mo na nga, Echo happened and ngayon, this is a new version of the barangay na ipapakita sa atin. Lalong-lalo na, iba-iba na rin naman yung kanilang nasa barangay, mga barangay members. Tama nga. At nandiyan si Kuya H2 na matunog ang pangalan sa lahat ng platform ng social media. H2 tutunog. Tama. sabi kasi, balang araw tutunog din ang apelido ko. H2. Naging H2O, tutunog. Kulang nalang H2 tunog na. Tama na, H2 tunog na lang para mabilis. And for RRQ Kaito, kahapon lang naman. Grabe yung mga buns. Parang nagkabigayan dito na okay, hindi ka makakapaghayapan, hindi ka makakapagling. Tapos yung juicy, hindi pa rin nawala. So may just ang Smart Omega Neos. Pwede. Pwede mapunta kaya dito sa Omega yon at the same time. Para kasi dun sa mga asase na yan, wala namang pake dun si Kuya H2 kahapon. Nagpakita ng Bain at... Woohoo! First pick, Harit, para dito sa Omega Neos na nalito kanina. Actually, ang gusto kong sabihin din kanina, yung sas na yun, pwedeng mapunta kay Kuya... Seika. Seika. Ang nasa isip ko kanina, si Kuya Seika. Yung duman ng IGN. Inaalala ko ano ba yung bago. Ngayon na... teka lang. Maglulunox ba ang RRQ Kaito dito? Oo nga, pwede pala. Maglulunox ba si CY? Ginamit yon ni Kuya Wes before nung kalaban nila ang, kung di ako naghamali, sa Lazy. Kontra sa Harit ni Shizu. Kontra sa Harit kung hindi ako naghamali. Pero kung nagkakamali man ako, edi sorry, basta ginamit na yon yung lunox na yon kontra sa Harit. Eto, tinitignan ko na rin. Hinahanap ko. Ayun. RRQ ang gumamit at kumuha ng Zaz. Mapupunta kay Kapitan Mingguin at nandito din naman yung Nolan ni Kuya Kelvin. So, for RRQ right now, let us see kung ano pa yung plano nila mamaya. Kasi for Omega Neos, para sa akin yung first pick na ganito, alam mong naghanda sila eh. Meron silang ni-ready. Kasi imagine, ibibigay mo yung Zaz na sobrang open, which is parang sobrang ano na nga eh. Parang ideal na sa mga teams na okay, pag open, kunin agad yan. Yung hindi pinapalampas. Pero the moment na they prioritize the Harith over the Just, it means na may gusto. May gustong patunayan. Tsaka ano, boss? Sino ba namang mag-first pick ngayon ng Harith? Kahit sa RG, boss, hindi naman pino-first pick yung Harith eh. Ang daming pa-counter din kasi sa Harith. Baka ano na lang din malaga. Gusto nilang ibigay agad yung all-in. As in yung pinakamatindi na nilang lineup. Agad-agad, nandun yung Arlott ni Kuya Dan Yambao. Ito na naman ang makikita natin para sa kanila for RRQ. Kung usapang bigayan lang din naman, kahapon, si CY nakausap ko. Okay. Sabi ko, ang palo naman nung Nathan niya. Sabi niya, natalo kasi kami boss, kaya yung Nathan na yun, pambawi lang, kailangan na. Kailangan na. The call for action. Mm-hmm. So, baka mag-Nathan muli. Diba? Hindi ko, malabo. Feeling ko kasi out of character ni CY yung kukuha siya lunox dito. Parang feeling ko ipapalag niya yung... Ay, hindi! Anong out of character? Anong out of character? Character development na. Kung noon hindi mo ko masyadong ano, hindi mo ko masyadong nakikitang gumagamit niyan, ngayon gagamitin ko agad para sa Harith. Tignan natin ano yung mga bans na tatanggalin nila dito kasi for RRQ and Omega... Parang ano eh, all-in talaga agad. Dun sa first three picks. Hindi ko Johed. Kahit mag-ban sila ng edit, nandun pa rin yung Terisla ni Docman, yung Tigreal ni Docman. Gatot Katya ni Docman! Pero for Omega, pwede rin tayo makakita ng tanggal ng Johed ni Nova, Cho ni Nova. Diba? Gulangan na lang din talaga dito eh. Oo. Parang nagkakatargetan na. And shoutout pala sa isang sa caster na nakasama natin sa regional qualifiers, sa regional playoffs, si Dion from Cebu.
Sabi niya, ang popogi daw ng caster, hindi naman, mas pogi ka pa din, Dion. Shoutout sa'yo, bay. Napakalupit mo. Ikaw ay isa sa mga inabangan din ng tao nung ating qualifiers. Isa din po siyang caster sa ating community. And sana next time ay makasama din natin siya dito. Tama naman. Sana ay makasama at madagdagan pa tayo ng mga kapwa natin hopefuls na tinutuloy ang pagkakas at pagbibigay ng aksyon dito sa MDL. And for now, Phobius yung tatanggalin. Kay Kuya Birds. Target Birds kaya. Isa feeling ko Nova Hero. Pwede. Para ano, para EFAS. Para balance. Bawas lang ng onte. May Hylos pa actually. Ayun na nga eh. Baka Hylos ba kasi ito eh. May, parang wala silang pake doon, no? Kasi nga Lulux naman. Oo nga din. Tapos may Aurora din. Ayun, hindi. Joke lang. Meron, joke lang. May pake. Meron silang pake. Sorry kung Coach Pao, pinangungunahan namin lahat ng decision mo sa life. Oo. Pasensya na po kayo. Nandun din. Oh, tama. Hero naman ni Kuya Nova. Tigreal. Yung mga Tigreal implosion dun sa Lord, no? Yun yung mga gustong iwasan dito ng Omega Dios. Yung implosion ko, burst mo. Oo, oh, boss. Tapos Lord pala yung target. Pero feeling ko Joed to. Joed, hirap kasi mag-chow. Ang hirap nga eh. Kasi Harit, technically, pasok yung Purify sa kanya. Mm. So, hindi mo na target yan. Pag naman Aurora, may Pride of Ice. Hindi mo laging pwedeng bigyan. Pag Arlott naman, baka ikaw pa yung masaktan. Ikaw din yung Mangle Breaks. Na dami ng dash na meron yung Arlott. Pero ano din, mahirap din yung Zohed. Actually, either of the two mahirap. Pero doable naman. Doable naman kasi si X-Nova yan. Op! Okay. So, hindi yun. Wala siya. Wala sa labang kit na pipiliin niya. Ruby, possible, okay, possible XP pa to. Mm. Pwede pa. Tapos liko sila ng isang Kufra. Yung mga ganon. Nakadepende dito, oh, no? Oo, dependence. Nakadepende pa sa hero ni Kuya H2. Baka makita na naman tayo ng mga Bane Alpha. Kasi meron pa actually yung Joy and Julian na pwede nilang gamitin dito. Ang kaso lang kasi ang gugustuhin mo, ito magal na dun sa teamfight. Kailangan nyo na ng sustainability din plus the damage. Kahapon, yung Bane, ang dami ko rin nabasa na that is to be expected sa Bane na paulit-ulit mamatay dun sa early game, mabigyan na mabigyan. Pero, tingnan mo naman yung bawi ni Kuya H dun sa dulo, parang nag-warm up lang. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman. Pinakita kasi ni Kuya H2 ang tamang paggamit ng Bane at Gatot Katsa para kay Dogman. Kaya pala dun sa team camp, pagka-pick, gumanon si Dogman. Bakit? Pumalakpak na. Bakit siya pumalakpak? Kasi nagamit niya na yan kahapon tapos pang surveyan daw yung datingan. Ah, so parang tournament na sila kung ganito yung lineup. Last hero ng RRQ. Ah, nag-i-stretching boss. Si Kuya Birds. Umi-stretching boss. Kaya pala. Pero hindi natin alam kung Tiris Larom to o Ruby XP. So, oo nga din. Umi-stretch ang Wild One. Umi-stretch. Umi-stretching boss. Parang sabi niya, parang kailangan na ulit ng action ko ah. Parang kailangan na nating ibigay yung lahat. Kasi kung kahapon nag-stretching lang sa early game si Kuya H2 and the rest of barangay, parang ngayon, baka pwede kasi nilang dalin yung momentum na yon entering this one. Same with RRQ, nanalo sila kahapon kontra TNC. Pero, alam mo yun, kahit nanalo sila, parang kulang yung yung warm-up kasi matinding laban to. Tsaka, they are facing yung isa na lang na natitirang tagapagmana ng undefeated. Tinalo na kasi nila isa yung TNC Rapira kahapon. So ngayon, it's up to them to finish the streak as early as possible for Smart Omega, or it's Smart Omega, it's up to them para sabihin sa RRQ Kaito na kung kami nakaharap nyo noon, baka di kayo nag-champion. Ay, may ganun. Baka may ganun. O, pwede namang kami pa rin talaga at ito yung rason kung bakit kami ang kampyon. Let us see as we are heading on inside this game, mainit-init agad na laban to for sure. Alam mo, nauna si Kuya Kelvin sa pagkuha ng buff niya. Well, expected naman natin, Nolan yan eh, kontra sa Bane. Pero again, pinakita kasi ni Kuya H2 paano gumamit ng Bane Jungle kahapon. Okay. It doesn't matter if you die many times as long as you can push. The only thing that will matter is how you will succeed. Yun yata yung try and try until you die, but even if you die, you will succeed. Tama. Saka sa mga viewers dyan, ang tama nyo nang gawin, i-spam nyo na ng comment dyan, #SmartOMGN, #BagongBarangayOmega, for RRQ Kaito, #BibaRRQ, para malaman namin ang inyong mga pulso, ang mga hula, para ma-feature natin yan mamaya.
Yup. Bumoto na rin kayo sa ating poll para malaman natin kung sino nga ba yung mas maraming supporters sa ngayon. Sino nga ba yung mas makakapag-boost ng kanilang sinusuportahang koponan? Kasi kung usapang lamang lang din naman, lamang sa level si Kuya Kelvin, lamang din si CY dun sa top lane. Kasi nga naman, lunoks yan. Talagang lamang siya sa harit at may mga aksyonan, may mga retrian agad. Kelvin, re-retry pa niya kahit yung green camp lang. Boss, Kramer lang yun, boss. Oo. Nanganganak yun, boss. Pero dalawa kasi yun, ayaw niyang mabigyan si Kuya H2. Konting konting experience lang yung gap. Level 4 naman din dito si Kuya H2, pero hindi pa level 4 si Seika and even si Dan. Kasi ang ganda nung freeze yata na ginawa dito ng The Wild One and even ni Kapitan Mingguin, pero sinimulan nila yung turtle pa lang. Excited na ako. Turtle pa lang to. Pero tingnan natin na makakasecure niyan si Kuya H2 kahit na hindi pa level 4 yung iba niyang kakampi. Siya pa din ang nakakuha dahil din sa zone ng kanyang mga kakampi. It's Dogmen and Dan. Tinauhan na si Kelvin. Sige, kung makalampas ka sa amin, 20. Ano eh, talagang hinarangan na lang din. Binros ko na naman, ginulangan na naman, boss. may nakaumang na siko na naman. May siko-siko mobs na naman si Tito Dogmen. Na hindi kita ng referee. Oo, boss. Nakikita din natin for Omega, ang tapang nila sa totoo lang kasi pinoint out natin, wala pang level 4 si Seika, wala pang level 4 si Dan, pero yung piston nila dun sa turtle, nakaabang eh, parang amin to. Oo, tsaka si Xno, baka sete ka lang. Ang nangyayari, Dogmen, revitalize. Ang kunot din, bossing, parang walang nangyari kay dito, Dogmen. Pati kay Xno ba? Parang wala din pala nangyari. Yung buhay nila, nagsimula ng ganyan, bumalik ng ganun eh. Feeling ko magiging mahaba tong laban na to, boss. Yung mga ganyang ambaan, mainit yan. Ang dami nating pwedeng action na makita, pero nakakaramdam tayo ng ingat dito sa dalawang to. Parang i-expect mo mas maraming action early as possible. Diba kasi sa identity ng dalawang team. Kaso nga lang ngayon, dinadaan nila pareha sa sistema eh. Kung di natin kayang pumalag for RQ Kaito, wag na. Ibigay na natin yan. For Smart Omega Neos, kahit hindi tayo lamang, basta nagagawa natin yung trabaho natin, nasa-zone, nakukuha ni H2 yung mabilis na burst objective, okay, palag tayo doon. At nakikita din natin ngayon for RRQ na yung depensa nila sa mga tore, solido. Parang inaalalayan nila lahat ng lanes nila. Kasi alam din nila na si Kuya H2, once makakita yan ng isang libreng tore, boss, yung mga patay niyan, paala mo gagawing finish line yung tore kung paano magmamadali yung mga sharks ni Kuya H2, baka makita natin yon mamaya. Pero yung turtle muna, ang possible, dito tayo makakita ng first blood. Humatak na naman doon si Xnova, pero may slash na gagawin si Dan. Nandun yung Frigid Glacier, sticker in the Rama, mauhula ng penalty zone ni Kuya Ferds. Tatlo naman yung pating na meron si Kuya H2. Si Dan, doon sa likuran, Avatar of the Guardian lang yung kailangan para isalba yung tropa. Nakadalawa na ang Omega, may kapalit lang na makukuha si CY. Pero sinasayawan na ni Kuya Wes mula doon sa itaas na inandito na sa may bandang gitna ng Zan yung Lychee, makakasecure ng turtle. Walang iba kundi si Seika. Si Kuya Kelvin naman ang kahabulin nila ngayon. Mukhang makakatakas pa rin naman, pero nandito yung panggulang. Pinasok dun sa loob, pero ginulangan din ng bata. Pero ginulangan din ni Kuya H2. Si Kuya Dogmen pa nga yung nakakuha nung kill. Nasunog pa kayo dun sa first kill ni Dito Dogmen. And nakita mo yung galaw ng Smart Omega na okay, sige, kung matatakasan mo man si Dogmen, at least may H2O pa sa likod. And looking at the instant triplay, talagang grabe yung micro-1 ni Kelvin at ni Dogmen. Mahuhuli mo ako? Hindi. Tapos biglang pumasok siya sa first kill. Nasunog siya. Kaya ako nag-post ng onti kasi kala ko kay Kuya H2 na yun mapupunta. Labanan pala ng mga creatures dito sa gitna. H2O is down ng penalty zone. Gagamitin. Nandun yung Avatar of the Guardian para makahuli ng tatlo. Enough yata yung damage output. Mukhang hindi pala kasi si Dan muna ang mamamatay at si Xnova mabubuhay pa sa ngayon. Masyadong mainit agad ang mga laban. Wait lang. CY, nakaabang. Nandun yung burst. Pero alam ni Kuya Wes, kaya naman focus na lang muna sa tore ang RRQ. Pero nandito na ang mga tropa. Supposed to be dapat si Kelvin yung mag-aabang, pero mukhang si CY na yung kumuna responsibilidad. May frozen. Ay. Tatamaan si CY. Pero aatras, hindi naaabot pa yung damage ng Hailstorm. And yes, mabubuhay si CY. Now going back to sa sinasabi ko kanina, it should be Kelvin na mag-aabang doon sa nasa Yawi Bush. Yawi Bush na yung tawag natin dyan eh.
Kaso nga lang, si CY na yung nag-abang, si Kelvin na yung nag-push. Ang nakita din natin na ang Omega ni Eos, si Kuya Wes, laging nagtatawag din ng kuya. Kailangan na ding munang magtawag ng kuya sa ngayon kasi inabangan siya kanina ni Kuya CY. Ngayon, nakaabangan na naman! Final slash! Final slash! Hinampas ng batuta ni Kuya Dan! Inabot pa rin and it's X-Nova falling down on the hands of Smart Omega ni Eos. Dan still in first, binabalagbag yung Wild One! Mukhang Dan, gusto ding maging wild. Gusto din nilang ipakita ang lakas ng bagong barangay na abangan ni Kelvin na pa-fracture kalahati. Low na nga ang buhay ni Docman. Nandun na naman yung final slash! Dan Yambao with the slash of his life. Makakasecure sila ng dalawa. Seika na naman with the turtle. Make it three para kay Kuya Wes. Makakapatay din naman si Kapitan Mingguin. Makakapatay din naman si Kuya CY. At mukhang bumabawi lang din ang RRQ Kaito as they will try to pressure this mid lane turret of OMG. May Pride of Ice, flicker out, X-Nova ay ahabol. Si Dan naman ay hinahabol si CY. Kanya-kanyang habulan. Pero wala namang magkakaabutan. Nakita ni Dan na mataan with a demon gaze. Langit, lupa, impyerno. Hindi ko na rin alam kung saan ba sila pupunta. Basta ang tindi ng mga habulan na ginagawa at mukhang meron na naman dun sa gitna. Masyadong mainit. Kaya si Kuya Albert Hemetare, sabi niya dito, Omega win 2-0. Ayun na ang hula ng madla. Kaya naman para sa fans naman ng RRQ Kaito, kayo na din makihula para makita natin. Kasi ngayon, ang nakikita pa lang natin, puro aksyon. 23,000 to 22,807 yung kill score, 8 minutes. At si Jimmy Fernandez ang nagsabing RRQ 2-0, all in nyo na. Ayan na. Ayan na ang mga supporters. Ayan na ang mga fan base ng mga teams natin na talaga nga namang bubuhay sa mga players. And yung pinakamatindi dito, ang daming pang highlights ng OMG. Ang daming setups, ang nakukuha nila yung mga turtles. Pero after nilang makuha yung mga yun, laging may bawi yung RRQ. Oo. That is why yung score natin, 8-7, dikit pa rin. Parang naglalaban na ng highlights eh. Pero mas naka-group up ngayon ng RRQ kahit sa may bandang bottom lane. At ganoon din naman sa Smart Omega ni Eos, top lane silang lima. Diba? So hindi lang sila nagmi-meet sa gitna. Wala pang sumusubok na magbigayan. Talagang clear lang. Wala pa, boss. E magkapit bahay lang din naman tong dalawa, di ba? Mala sa Marikina, tapos sa Santa Lucia. Pero yung pwesto dito sa Lord nag-conceal as Docman. Nandun naman sa X-Nova, hinatak. Nagbigay lang ng vision. Final slash. Na-try nilang i-burst down. Si Kuya Nova, walang pag-setup ngayon. Ang RRQ, nandun yung penalty zone mula kay First. Pero Kelvin on the backline, trying to kill H2O. Ang kaso lang, ang dami ring nakaabang, ang daming nakagwardya na frozen si Kelvin. And this is gonna be bad for RRQ. Omega Neos, possible sa kanila na tong First Lord. Low lahat ng members ng RRQ, kahit ito mapipilitan silang umuwi at ibigay na nga yung Lord for Smart Omega Neos. Ito na yung naging pampukaw nung apoy na tablahan lang pala. Ito na yung panlamang ng Smart Omega. Napakakunat ni Rito Docman. Ang ganda din ng mga pag-try nila na alam mo yun, slash agad si Nova, i-burst agad si Nova. Kasi sino makita? Kasi alam nila, they have enough damage. Nandyan yung sakit ng mga sharks ni H2, nandyan yung mga pagsayaw ni Kuya Wes, di ba? Pero for RRQ kasi, hindi pa enough yata sa ngayon yung damage ni Mingguin, yung damage ni CY. Nag-TDS pa rin sila. And we have seen RRQ sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Saka early triple kill yung nakuha ni Wes. Kaya talagang mas nagtatranslate yung damage. And now for Smart Omega Neos, nakabasag na sila ng mid lane turret. And yung Lord ay papalabas pa lang doon sa may bandang top lane, palampas pa lang ng river. So pwedeng depensahan muna to ng RRQ Kaito. Kaso nga lang, mukhang sasamahan na rin nila H2. Ayan na naman yung basag. Napakatindi din ng ginagawa nila Kuya H2M Dan. Lahat ng pwesto, lahat ng pwedeng iskinitang pagtaguan, narorondahan. Walang makakatakas. Pag curfew na. Tsaka, yung Lord din ay sinamaan nila para sure na basag. Kasi nga naman, again, pinapakita ni H2 paano mag-bane jungle. Oh, boss. Hindi mo need pumatay. Hindi mahalaga yung gusto mo laban. Ang gusto mo sa bane jungle, yung deadly cuts, pampush. Yun nga yung pinag-uuna nila lagi eh. Ayan o. Naka-thunderbelt pa siya dito. Wait lang, kasi nag-conceal na naman sila Docman. Pero si Dan with the final slash, ang ganda nung evade ni CY. May counter na gagawin dito ang kaharian ng RRQ. Nandun yung mga pating para pigilan.
Kasunod niya si Kapitan Mingwi naman though, para magbigay ng damage for RQ kahit to, Dan is out on the process. Akala ko napigilan ng pating pero parang hindi natakot dun ang kaharian ng RRQ. Kung sila din naman ay sanay na sa gera, siyempre ang dami nilang creatures na nakalaban, may kasama nga silang alien. So hindi sila takot dun sa mga pating na ganyan ni Kuya H2 sa ngayon. Pero tingnan natin ha, kasi nag-aantay na naman sila dito sa may bandang gitna. Chromega Neos, maganda yung pwesto doon ni Wes. Ang kaso lang mag-isa siya. Pero si Docmin, kita mo yung mga ganun, hindi nagtatago sa bush. Gusto lang talagang magbigay impormasyon sa mga kakampi niya. Oo, tsaka mag-impose ng threat na sige, bigyan mo ako. Kaso nga lang, nandun pala yung threat sa may bandang gitna! Na-attack! Sumayaw! Avatar of the Guardian, walang nahuli at maglalayuan na ang RRQ Kaito. Kapag hindi naging successful dun sa initiation, huwag ipilit. Sakto rin naman kasi na merong mga pang-evade. Merong mga ways of survivability. RRQ Kaito, si Kapitan Mingwin, mayroon siyang Dominator's Descent, may Order of Brilliance si Sai, si Kelvin maraming dash, si Ferds, siya yung dapat mahuli kung ikaw yung Smart Omega Neos pala. Wait lang, nandito si Ferds. Napo-frozen lang, pero nandun na yung final slash. Ito na nga yung sinasabi mo. Si Ferds na agad, yung tatry nilang bigyan, hinatak si doon. Si Tito Docman penalty zone dun sa likuran ng Smart Omega Neos. Ang kaso lang, walang follow up, hindi enough yung damage. At mukhang ang mananalo dun sa labanan ng creatures, yung pating ni Kuya H2. Kelvin with a dash. Whoa! In Avatar of the Guardian, hindi siya takot dun kay Kuya Kelvin. Ngayon si X-Nova na lang matitira sa may bandang gitna. Tapos, ata, sa base, depensa na lang ang gagawin niya. Ang tanong, kaya pa ba? Kasi iniisa-isa na sila ng Smart Omega Neos at isang mabilisan sa gitna para sa bagong barangay. It doesn't matter kung namatay si H2. May saludo si Dogman. Yung mga pating ay ginagamit pantulak lang ng pantulak. At yon ang naging istorya ng game number 1. Inaasahan natin na ang action dito ay samut-sari. Pero action sa Tore ang ginawa ng Smart Omega Neos. I might say, ang ganda nung ginagawa talaga ni Kuya Dan, yung ginagawa ni Docman na pambubrusko. Once may flicker yata si Kuya Dan, once may final slash, meron at meron kayong makikita. Plus, yung nakita natin kanina na nagkaroon sila ng, hindi siya totally mistaken, naiwasan lang talaga ni CY with the brilliance. Pero alam mong, nag-flicker slash, tapos yung Frigid Glacier nandun agad. Naka-ready na agad yung kumot. So parang hinain na ni Dan, tapos lalatagan ng Frozen. Tapos ang gagawin na ni H2, basta may batok yung pating, okay na. Kakaiba pala, boss. Ganun pala mamingwit ng kalaban, no? Diba? O, final slash mo. Tapos hain ng mingwit. Yellow agad, yellow agad. Tapos papadala mo ng pating. Ganun mamingwit ang bagong barangay. Ganun yung style nila. So makukuha ng kalaban, papatigasin mo, tapos papakain mo sa pating. Nakakatakot tong barangay na to. Truly, indeed. Somewhat masabi natin parang sila talaga yung nag-dominate dito. Kung usapang kills, parehas lang eh. Pero kung usapang control at paghawak ng tempo, hindi masyadong nakita yon sa RRQ. Saka sistema. Sistema yung ginagalaw lagi ng Smart Omega na parang routine na siya. Laging paulit-ulit, Final Slash, Rigid Glacier, pating. Tapos yung Avatar of Guardian ay panghuli pag may nakatakas din. Panghabol sa likod. Yung mga ganun lang, para pang zone lang din. And again, uulit-ulitin lang yun ng Smart Omega Neos every single time na may clash na nangyayari. And Ruby, para sa akin, is not one of those heroes na kayang sumustain nun. We've seen that. A 143 KDA for X-Nova. And si Ferds, kapag siya naman yung pumasok sa likod, may hirapan din siya kasi may mga pating pang dumadaan. Hindi pa nakakalapit yung mga nasa likod. Ito din actually yung gustong idagdag, especially sa items ni CY and ni Wes. Si Kuya Wes, nag-Athena Shield. Pagkabuo niya ng tatlong core items, kumuha agad ng Athena Shield para makatagal dun sa teamfight. Kasi hindi naman niya technically kailangan, alam mo yung bumabad. Kasi alam niyang hindi naman makakababad yung RRQ. Kasi mamamatay din naman yung RRQ. Ang kailangan niya, hindi ma-burst agad-agad. And that is why, looking at the stats, makikita natin talaga dito na lamang ang Omega Neos. Yung damage taken, for sure, lalamang sa RRQ. Kasi nga, kinakapos pa sila sa items. Yung items kanina si CY, pangatlo pa lang. Pero yung pangatlong items na yon nung late game na, nung patapos na yung laban. Tapos yung kay Wes, apat na items na naka-defensive pa. Diba? So, na-counter pa yung damage output niya. Plus,
yung early triple kill talaga for the Westside Killers. 713, 77% kill participation, and a whopping GPM of 802. Nakatingin at nakatutok sa Smart Omega Neos at tatalikod, pero wala siyang IGN dyan. Naka-jacket kasi siya eh. Hindi, sasayaw kasi sana eh. Kaya ay, tumalikod eh. Sasayaw? Oo. Paano na eh, palapag na nung ano eh. Summon Force. Ng Summon Force ni Kuya Wes eh. And ito yung rason kung bakit first pick. First pick, oo, Harit. Kaya pala. Kasi gusto nila game 1 sa kanila, game 1 all in agad. Tsaka yung, ito yung ano, yung Gatot Kacha, tsaka yung Bane. This is somewhat keso ng Smart Omega. Oo. Cheese strat ng Smart Omega. Although yung Gatot Kacha ay rising naman na dahil din sa MPL nakikita na na ginagamit din ni Chaknu. At somehow nagets na ng mga tao yung kung paano gumagana yung Gatot Kacha ngayon. And ito yung mga bagay, yung mga highlights na kung saan naalagaan din ng Smart Omega si West. Oo. Paulit-ulit silang nakakadalaw dun sa taas. And yung pag-try ng RQ kanina, especially Siwa and Kelvin, to punish West dun sa taas, maganda eh. Ang kaso lang, nagbisig, nagkapit-bisig na naman dito yung buong barangay. Tapos, up until then, magkakasama na sila. Kasi alam lang nila na kailangan lang ni West dito ng one or two items and eventually sumama na. Gumawa na sila ng sarili nilang dance floor, gumawa na sila ng sarili nilang pwesto at laban. Yes, there are moments na nakita tayong nagtatry ang RRQ to make the counterplays, pero palagi silang nagka-counterplay lang. What Omega Neos is doing, eh talagang gusto nila, sila yung nagsisimulan ng aksyon. Sila talaga yung mga basag ulo dito sa barangay. Mula simula hanggang dulo. And again, sa apat na highlights na napanood nyo, nakita nyo na yung final slash Frigid Glacier pating